dong. Nanti ada nasi bakar. Lawan mo. Wala, kakasalan salah dulu. Ikaw. Hah? Boto pomero? Mamaya, hanapin natin. Saan ka kaya makikita yung boto pomero nyo? Sa ano? Yung malaki? Boto pomero. Bato Pumero. Ang ginagin nun. Napag lumibog pa Bato Pumero? 4, 6, gagin. Baka San Marcos. Yan ang pangalawa sa buong mundo. Guys, yep. Hey! Ipik yep. Hey, si Bon. Hey. Pairan mo nga ito. Tutuloy. Sinong malaki-laki dyan? Hindi, papasok kami sa simbahan. Para sa unang istasyon. Gandang pakasalan. Ay, ito parang gusto ko yung mami. Kulang na gulit eh. Paling ganda ng simbahan. Ano ko ito yung simbahan natin? Sayang. Ano na ako pipi na? Kaparang muna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Ang huling kapunan, sinasabaring mabuli ka namin o Kristo. Sa pagkakaroon ng Panginoon ng Panginoon, magbasa sa ibang medyo halong kay San Mateo. Samantalang sila'y kumakain, doon po't yung pinapray si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanya pinagpirapiraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Wika niya, hinawakan niya ang sarok. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayo lahat ito.
sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng aking panahas, ang ating dugo na mabubuhos dahil sa maraming sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako ang inuminitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak na inumin ko kasalo kayo sa kaharian ng aking ama. At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Pagninilay, ang lahat ng humihinga ay dapat kumain upang mabuhay. Ang tao ay may pangangailangan kumain at magpakain upang siya ay patuloy na mabuhay. Kaya naman, ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan sa paghahanap ng pagkain. Marami ang naluluto sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain. Mababasa natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagparami ng pinapay. Pinawi niya ang kagutuman ng mga tao na ikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay patuloy na nagpapakain sa atin. Tinatanggap natin ang kanyang katawan sa banal na misa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Isagawa rin natin ang pagpapakain ni Jesus sa mga nagututuro. Ibahagi natin sa iba ang anumang mayroon tayo. Mag-hilod mo na ito ang huling hapunan. Ito ang kaganapan sa iyong pangaral. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na bawa ng paglilingkod at pagpamuhay. Ang banal na Eukaristiya ang iyong itinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikiisa kami sa iyo at ikaw ay nananahan. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain sa hindi. Ang tinapay na buhay na naghahatid sa aming buhay. Maglalaan. Ikumpisal namin sa pari ang aming mga kasalanan. Ihanda namin ang aming mga sarili sa pagtanggap sa iyong mahal na katawan. Sa ama at sa anak sa Espiritu Santo, parang una, ngayon, magpakailan at magpasawalang hanggan. Amen. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat magbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At isinabi sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo. Mananalangin ako sa dako noon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y digit ng hapis na halos kamatay ko. Maghintay kayo dito at maipagpuyan sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaaring ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, hindi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit isang oras man lamang, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayo magbalik ng puso. Ang Espiritu'y nakahanda ngunit mahina ang kaman. Muli siyang tumayo at manalangin, Ama ko, kung hindi maiaalis ang sarap ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog. Sapagkat sila'y antok na antok, iniwan niya ang tatlong alagad at muling nanalangin. At iyon din ang sinabi.
Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo? At nagpapalingan. Dumating na ang oras na ipagkakalulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakalulo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Pagninilay, mahirap malis sa tao ang kalugutan, kaya't kailangan niya ng kaagapay. Ang katapat sa pagtangis ay pagdamay. Pag-asa sa anumang pagkabigo, datapwat magitring na ikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-iisa. Ang tao ay dapat matutong mula sa kanyang pagkadapa. Nababatid din natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Ang tao ay nagiging dakila sa kanyang pagpaparaya. Hindi ba napakahalaga para sa atin ang naging pagtalima ni Jesus sa agustuhan ng Diyos Ama? Panalangin, magsiliyon po ang Panginoon, oras na nakatuparan ka ng Diyos. Maibalik po na muli ang nasirapan niya ng tao at Diyos. Malaki ang kabayaran nito, ang pag-aalay ng iyong Diyos. Subalit ang iyong tubo na ipagibay. Ama, hindi ang kalooban ko, hindi ang iyo ang gusto. Ang iyong tubo na ipagpunin ang iyong pagliwala sa iyong Ama. Maraming suwerte, subuot, pagsubok, at dumarating sa aming buhay. Maraming bagay na nangyayari na hindi namin natanggap. Subalit dahil sa iyo, Ama. Ama, mayroon kaming mga pansarili na gawin, pero sa mga wala rin sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Papara ng una ngayon. Ayun guys, papasok ulit kami sa simbahan para pumunta niyo sa simbahan. Walang bigat kayo. Bigat may? Oo. Pero hindi masyado. Baka naman wala din. Kuya, saan ang donation box to? Ang bago na din. Excuse. Naputol yung deliriyan.